Hello everybody, this is Dadrick again. Welcome back to my channel. And again, mega shout out to all my subscribers, my new upcoming subscribers, and to all my followers. Thank you very much for all your supports. And guys, before I start, I just want to have this one simple request. Please, don't skip the ads. The revenue of my channel will be dedicated to charitable institutions, especially for those kids having that severe illnesses that we are trying to support way back before. And with this help from you, I am not asking you any amount of money, but it is only about that short period of your time leaving that ads, not skipping. And the fund will be coming from the advertisers putting ads in my channel. That will be a very big help. So again, I just want to remind, please don't skip the ads and let us help those angels. Ang dami nyo naman, OA naman, ang dami nyo gustong maging Hall of Fame. Ay, nakita nyo yung mga post ng mga bugok, di ba? Ayan. Kasi minsan mahirap yung sineshare eh. Pag sineshare mo minsan sa mga group ng no need to say, no? Eh sasabihin pa eh, para bang sa akin nagmula. Hindi naman ako bugok, no? Yung mga bugok na nandiyan dyan sa mga Pro Duterte groups, ayan, banggitin na natin lahat, no? Ang daming mga anay dyan sa loob. Linisin nyo yung ano, group nyo. Tingnan nyo yung mga pinopost. Hindi ko alam kung yung group ban nyo talaga is pro talaga o front lang, di ba? Pasensya na, mga brad. Pero yung mga post ng mga pro, para bang nababaliwala kasi doon na mas lumalagana pa yung post ng mga bugok. Yun, doon ko mga nakuha yan sa loob ng mga group, no? Mga Pro Duterte group. Ayan, so, kita nyo na naman, no? Dami na naman nagpapasika sa tinatawag na whore fame, no? Yan pang nag-upisa kay 50 million, may nagyabang na 100 million, meron pang gusto magbibigay ng 200. Para ang yayaman nyo. Para kayong mga totoo. Paano kung biglang may kumatok sa bahay ninyo at sasabihin na sisingilin katitirahin ng presidente? As I said, katulad nung last vlog ko, kay Timbog, no? Diyan kay, do sa teacher na tanga, di ba? Teacher pa man din, sayang ang inaral, di ba? Eh, you are plotting, no? It is an assassination plot. You are putting that in the head of the president of the country, no? Even na sino pa mang mga opisyales yan dyan, even mga senador yan, or congressman yan, or whoever, no? Once you deal with that and you post that in the social media, you are plotting an assassination, no? You are calling out a killer to be paid, no, to assassinate someone. And you are talking now with the highest official of the country, President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Pero may gustong-gusto ako dyan sa ano eh, yung sinabi nung isa, si pangalan nito, Carmelita Buwan Laksina, no? Ang sabi niya dun sa post niya, kasi yung mababasa niya naman yun eh, kung ipopost niya lang yung ano, yung video, di ba? They say in social media, anything goes. Tanga! Anong palagay mo sa social media? Woodstock? No? No holds bar? Di ba? Habang naghihititan doon sa yung sa Woodstock, nung yung Woodstock 1, di ba? Habang naghihititan ng marijuana eh, mga bangag lahat, nagiiinom ng alak, naguhubad eh. No holds bar, walang pwedeng humuli. That's the no rules, di ba? May rules, no? Para sa iyo. Carmela Buwan Laksina, no? Innocence of the law excuses no one, no? Okay, mas maganda yung ignorance of the law excuses no one. Huwag yung feeling na pwede magpo-post ng ganito. Yes, you can criticize, no? You can bash, no? Kaya nga sabi nga, maging maingat. Kaya nga sinasabi, think before you click, because you don't know at ang tinatawagan mo pa mga Abu Sayyaf, di ba? Na patayin, di ba? That will be a big national threat. Yung mga pinagagagawa nyo, mga nuknukan kayo ng bugok.
Yan lang ang masasabi ko na mga piling akala niya naman mga may bayag kayong bakal. No? May isa pa ganun-ganun pa ng baril. Brad, may baril din ako. Lisensyado. No? Pero hindi ko pinapakita in social media. Okay? For safety purposes. Ha? Huwag yung may mga, baka mga laruan lang yan sa inyo. Eh kung laruan lang yan sa iyo, eh ako hahamunin mo. Huwag, sabi nga eh, wag me. Ayan, yan ang uso ngayon eh, para text message eh, wag me, no. Especially, 'di ba? Baka biglang-bigla especially pag malalagay sa alangan ng pamilya ko, tapos maglalaro la pagpapasikat kayo ng mga laruan ninyong baril-barilan. Eh masakit tamaan ng pellet, pero si siguraduhin ko pag tinamaan ka ng 45, ewan ko kung saan ka dadamputin, 'di ba? Mauuna tumakbo kaluluwa mo sa sarili mo. Ayan ang sasabihin ko sa iyo. Huwag kayong masyadong mga paepal, paekek para sa whore fame. Diba? You're all fucking whores. No? Huwag pa yung magpakaputa dito sa social media. Okay? Nakakana kayo ng ganyan, nababantaan niya yung presidente. No? And I, as I said before, no, for me, I respect, even I don't vote, whoever is sitting on that seat in the palace, no, in Malacañang, I maintain myself to be a law-abiding citizen, di ba? Dahil yun ang nararapat. I try to understand the law by itself, even it is implemented. Sabi nga, simpleng-simple, di ba? Nakalagay, no, parking. Huwag kang pumark, simpleng batas yun eh, di ba? Sundin mo, hindi makikipagtalo ka pa pag hinuli ka. Pag itinaw ka, galit ka pa, 'di ba? Magsisiga ka pa. Pero pag ako nasa tama ako, katulad nga minsan ng mga bugok na traffic enforcer, susundin daw yung kamay nila, hindi yung ilaw. Eh pasensya na. Ang natutunan ko nung kumuha ko lisensya, pag green, go. Hindi porket nandiyan diyan kahit pinahinto mo ko, bigla akong hihinto dahil sabi mo yung kamay mo intindi, eh kung di kita nakita, bugok ka, di nasa gasaan pa kita. Oh. Oh. Sometimes the lawmakers are the lawbreakers. Yun ang makikipagtalo ako because what I will imply on all topics is about the law that I understand which is being implemented. But don't fucking talk about shit that you can say anything in social media because social media is not an open area like sabi ko nga, 'di ba, Woodstock na no holds bar. No, we have our press freedom, we have our freedom of speech, no? 'Di ba? Yung mga press putak ng putak, sira na sira, kuda ng kuda, may binosalan ba? Walang ganun. And we have our freedom of speech to talk, pero there's always a limitation regarding of what we can say, guys. Kaya lagi sinasabi, think before you click. Then baka naman sa susunod eh matulad naman dun sa isa, 'di ba? So dito tingnan natin. Baka pag gaganyan ang nangyari sa inyo, ewan ko lang kung saan kayo damputin. So guys, again, ayan lang, pinapaalam ko lang sa inyo yung mga sunod-sunod na lumalabas ngayon sa social media. And again, this is Diederick talking about the reality of life. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And thank you very much for not skipping the ads. And I hope you understand what I'm saying from the intro. And thank you very much. So tingnan natin itong mga mayayabang na bugok na yan. Baka sa susunod, ito yung gagawin. Okay? So, see ya. God bless us all. Continuing din.
Thank you.